Ikadalawampu't-apat na kabanata. Pinagtibay ang tipan. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka rito sa bundok. Isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 sa mga leader ng Israel. Paluhurin mo sila sa isang lugar na malayo sa akin at ikaw lang ang lalapit sa akin. Sabihin mo naman sa buong bayan na huwag aakyat sa bundok." Lahat ng inuutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, "Lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin." Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumukon ang mga Israelita. "Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh." Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 leader ng Israel. Do'y nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tungtungan ay animo sa pirong bughaw at nakasisilaw na parang langit. Ngunit hindi sila naano pagamat nakita nila ang Diyos at sila'y kumain doon at uminom. Si Moises sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka rini, maghintay ka at ipibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntunin ng mga tao." Umakyat nga si Moises kasama si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga leader ng Israel, "Hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong may iwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling may gusot na mangyari sa inyo." Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. 6 itong nabalot ng ulap. Nang 7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kapangyarihan ni Yahweh na wari nila'y maliyab na apoy sa taluktok ng bundok. Umakyat nga roon si Moises at napaloob siya sa ulap sa loob ng 40 araw at 40 gabi.